sand bath. So, saan ba natin ginagamit ang sand bath para sa hamsters? Well, may dalawa siyang use. Una, pwede natin siyang gamitin pangligo ng mga hamsters natin. As we all know, ang hamsters, hindi sila pwedeng paliguan. Nakaka-cause ng stress pa nila yan. So, rather, gumamit tayo ng tubig, gagamit tayo ng mga sand. Pangalawa naman, ginagamit ng sand bath para pang potty train. Potty train means, tinuturuan natin yung hamster natin na umihi sa isang area, which is doon sa sand, para ma-maintain yung cleanliness ng loob ng bin nila. Very effective siya para ma-maintain yung cleanliness ng mga bins natin. So, una, pag-usapan natin ng sand bath para sa pampaligo. Usually, ang gumagamit ng sand bath pampaligo is ang mga dwarf hamsters. Roborowski hamster, Campbell dwarf hamsters, at saka winter white hamsters. So, paano ba nila ginagamit yan? Mag-provide tayo ng paglalagyan natin ng mga sand. So, usually, ang ginagamit natin is bumibili tayo ng jars or pwede na tayo gumamit ng mga ceramic na bowls para doon natin ilagay yung sand. Next, ang gagawin nila, una, i-observe muna nila yan. Hanggang sa mga realize nila na pwede nila gamitin yung sand para doon sila maggulong-gulong and maging malinis sila while gumugulong sila. So, ma-observe nyo. Minsan, may mga times na pagsasimula, hindi nila mapansin it, pero eventually, mag-gets din nila yan. Sa litter train naman, ginagamit natin to para dito umihi yung mga hamsters natin. Usually, effective siya sa mga Syrian hamsters. Alam naman natin ang Syrian hamsters, malakas sila umihi and very smelly yung ihi nila. So, meron tayo, nagpo-provide tayo ng sand bath na nasa jar para dito sila umihi. Paano ba natin sila tuturuan na umihi dun sa potty litter area nila? So, una, kailangan natin muna gawin is mag-provide tayo ng jar na medyo malaki, nakasya sila sa loob. So, ito, nabili ko to sa SM Depth Store na sa 120 pesos. Na meron din tayo mas maliit na version. Nabili ko to sa Daiso Japan. So, mga nasa 88 pesos siya or 66 pesos. So, maganda siya kasi naka-slant yung orientation niya. So, if ever na pumasok yung hamster sa loob at pag lumabas, hindi masyado kumakalat yung sands. Talagang steady na siya sa gitna. So, para sa Syrian hamsters naman, usually, nilalagyan natin yung potty train jar nila sa sulok ng mga pin. So, usually sa mga corners. Bakit? Usually, kung mapapansin nyo, yung mga hamsters natin, umiihi yan sa mga corner. Kaya kung mapapansin nyo, yung gilid ng bin nyo, parang may naman namumuihi. Dahil dun yun. So, check nyo kung saan yung ihi. Then, next na gawin nyo is, linisin nyo muna yung bin. Make sure na mawala yung amoy. And then, ilagyan nyo ng sand jar sa corner. Then, mapapansin nyo, magiging curious yung hamsters nyo. Lalapitan nyo yung jar at doon na sila mag-start mag-ihi. What if hindi naman siya gumana? Hindi siya umihi doon sa isang ibang area pa rin siya umihi. Next na pwede niyong gawin is yung pinaglagyan niyo ng corner ng jar na to, lagyan niyo ng gamit. Make sure na hindi sila makaka-pwesto doon. Tapos hanapin niyo yung bagong iihian nila, then kunin niyo yung kusot, ipasok niyo sa loob ng jar. Tapos ilagay niyo doon sa area na yun. Marirealize ng hamster na, yung smell is nagagaling sa loob. Nandun na sila mag-start umihi. So, may mga nagtatanong, pwede ba tayong gumamit ng DE powder sa mga hamsters natin? Ano ba yung DE powder? Ang DE powder, ang ibig sabihin ng DE powder is diatomaceous earth powder. Ginagamit siya effective sa mga hayop na may fleas or may mga lisa. Meron siya ability na makapag-repel ng mga kuto, mga ganyan. Pwede din siyang gamitin as deodorizer. Pwede ba natin ilagay ang DE powder at ihalo sa kusot para hindi siya bumaho? Well, ang sagot ko dyan, no. Hindi ko siya nire-recommend. Bakit? Ang DE powder, sobrang pinuno powder niya. Na once na maging maalitobok yung loob ng bin niyo at masingot ng hamsters, delikado yun. May research na nagsasabi na tintayin nila yung experiment na paamuyin ang mga daga ng DE powder for 1 year. Tumaas yung risk ng lung cancer sa kanila. Take note, daga pa lang yun. And tintrayin naman nila pakainin ng DE powder, wala naman naging effect sa kanila. So, ang risk ng paggamit ng DE powder is yung pag nai-inhale nila yung powder araw-araw. So, ano pa pwede natin gawin? Pwede natin ihalo ang DE powder sa sand bath natin. Ano bang nagagawa niya? Sa mga hamster na naliligo sa gamit yung sand, kumakapit yung DE powder sa fur nila. Maganda yung DE powder sa fur kasi nakakapagpakintab siya at nakakapagpatuyo. Nakakapagpalinis ng itsura sa fur ng mga hamsters. Take note lang na hindi natin pwedeng gamitin sobrang daming DE sa sand bath natin. So usually ang ratio ko, pag naglagay tayo ng 150 grams ng sand bath dito, maglalagay lang tayo ng half tablespoon ng DE at ihalo natin sa sand bath. Okay? So,
So sa mga nagpa-potty train naman, pag hinalo natin yung bee sa sandbag, nakakatulong siya sa mag-deodorize ng amoy ng ihi. And mapapansin nyo, kapag inihihan nila yung sandbag, tumitigas siya. So maganda siya for potty train. Kailan natin malalaman kung kailangan na natin palitan yung sand natin? Well, pag napansin nyo na medyo matigas na siya at medyo mabaho na, pwede na natin siyang palitan ng panibagong sandbag. Yung sa akin, usually, ang palit ko dyan is 4 to 6 days. Depende sa dami na nilagay ko. So, every week nagpapalit ako. Pero kagandahan nito, since dito na sila palagi, hindi na natin madalas kailangan linisin yung din natin. May mga narinig tayo nililinis every week. Pag may sandbag kayo, tatagal yung bin at saka kusod nyo na mas matagal. So, yung sa akin, for the record, sa Syrian hamsters, kumabot siya ng 3 to 4 months na walang palit ng beddings. Pero minsan dito sa pagpino ko. Pero dahil dito sa potty training, natatrain sila ng ninja na hindi sila yihit sa ibang area ng bin nila. So mas effect, mas maganda siya kasi mas hindi siya time consuming. Ang kailangan mo lang gamitin is palitan lagi yung sand nila from time to time. So saan ba nabibili yung bee powder? At bee powder yung nabibili ito sa mga pet shops dito sa Manila. Pwede nyo i-search sa Google or sa Shopee, meron niya for sure. Ang sand bath naman, nabibili siya din sa mga pet shops, mga nasa range ng 50 pesos, 50 to 80 pesos, depende sa area nyo. May mga narinig ako 120, pero makakahanap naman kayo ng mura dyan. So yun, sana may natutunan kayo. Gusto ko kayo invite sa bagong group natin, Philippine Hamster Keepers sa Facebook group. Sana mag-join kayo and marami kayo matutunan within the group. If may mga questions kayo, pwede nyo i-comment sa baba at tatry ko kayo sagutin ASAP. If first time nyo mapanood itong mga videos ko, make sure na mag-subscribe kayo para updated kayo sa mga bagong videos na ilalabas ko. Okay, and make sure kung nagustuhan nyo, click the like button. Again, maraming salamat.